Tinuro sa atin ni Kapotpotrainan. Meron daw mas maganda na dito, mas malapit pa. Kesa ito, niikot sa kabila, rough road pa. Ito na mas madaling daan. Excited na po, matitay po, experimental na. Kahit hindi tayo nakapasok ng daan tayo kanasa, siguro may pahirin nga kung bakit hindi tayo nakapasok. Bago dito, ang ganda ng mga nakita natin na namin kanina. Hanggang ngayon. Hello. Sulit na sulit yung bawat pag-jump na ginawa natin mga kapot ko. Thank you.
Pero sí, ahora va a ser lo que quiera. Ito na yung arko na ang Sanose. Dito kami dati na araw, dito kami dati hindi nakapasok. Hanggang na kami sa Manarco. Ma, oh, hanggang ngayon pala may checkpoint pa rin. Pero baka yung sa mga motor na lang mahigpit sila. Kaya nga tayo dito sa liling. Time check, one big
1,000 na capacity ng isang lugar, eh, 10 lang ang maximum ng target GCQ. Halos bukas na nga lahat, maliban na lamang sa mga live events industries tulad ng mga concerts, bars at teatro. Yan yung kasama sa mga dinadahan-dahan natin, hindi ko natin kagad. Dahil Secretary Mon Lopez, ibinigay nila ito sa mga Metro Manila mayors pero hindi pa ito pinal. Pwede magdagdag dyan ang mga mayors. Yung mga pangangpago natin na magkano ang kapakaloob na ekonomiya, eh masiguro naman daw sana muna nila kung kailan na ba talaga may tuturo, at least sa mga frontliners, ang pinakahihintay na bakuna. Traffic team ang nakatutok, 24 oras. Ang Sinovac ng China, una rin inanunsyo na darating sa bansa sa February 23. Nakaukit na raw yan sa bato, sabi noon ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Pero ang problema, wala pa itong emergency use authorization. Thank you.
sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, Russell Simorio nakatutok, 24 oras. Ng mga papauwi ngayong Semana Santa. Malaking tulong din sa mga biyahero ang Subic Fever sa tumanda. Ako sabi ko, grabe, yung kukaya mo talaga yung masasabi ko na bumuhay talaga sa aming lahat kasi ang tagal niya. As in, dire-diretso siya. Pag natapos yung isang season, may kasunod ulit. So, very thankful ako and grateful ako dun sa opportunity na yun. Bumere ang Pokemon sa Pilipinas noong 1999. Sa original na series, mayroong 151 na Pokemon. At parami ng parami paglipas ng panahon. Pikachu, kaya mo yan! Alam ko pagod na pagod ka na, pero kailangan mo pa rin lumaban! Sige pa! Thunderbolt attack! Oh, sobrang saya kasi malalaman mo naman yung grobe. Ikaw pala yung nagdub ng kapag may mga nagasabi sa'yo ng ganyan. Grabe, idol, hiningin. Police, medical officer ng New Benedict Person Hospital. Wala naman na nakitang foul play, so that's why we intend to investigate further. Pero hindi naniniwala ang Mrs. Dominguez na natural death ito. Everything, hindi ako naniniwala sa natural death. Kailangan mo, asawa mo ko. I'm so sa tagapagsalita ng NDP, 7 inmates ang namatay sa loob ng 24 oras. 3 mula sa maximum security compound kasama si Dominguez. 4 mula sa minimum security compound. Pero di pa pinangalanan ng iba pang namatay. Sa araw-araw daw, halos may 3 namamatay sa NDP dahil sa sakit o sa katawan. Every day is a chance to get stronger, live healthier, and be the best version of yourself. Magpo-provide kami ng abogado doon sa Dumukot. Matutuwa ka, Congressman Mikey? Yung totoo, sino nag-utos sa'yo na mag-proteksyonan yung mga yan? Nakakabuisit eh. Tatang lang travel documents para makauwi sa Davao del Norte. Nanindigan naman si Sina sa operasyong ginawa ng kanyang mga tauhan. Ito'y sa gitna ng mausaping masyadong naging marahas ang mga pulis habang isinasagawa ang operasyon. Alam mo, ito lang ha. PNP Chief Sinas. Dumistansya naman si Sina sa panawagan ng ilang mababatas na sibakin sa pwesto ang mga polis na nagkasa ng operasyon. Magsasagawa rin ng investigasyon ang pulisya upang malaman ang posibleng pananagutan ng universidad kung saan nakita ang mga batang lupa. I don't think, honestly ha, I don't think na gumalaw yung pulis na walang court order. Sa tingin ko lang ha, hindi naman nung siguro sila gagalaw at bigla nilang pupunta, wala, trip lang namin puntaan at kunin sila. Okay lang kayo. Siyempre, nagreklamo yung mga magulang, kumuha sila ng court order, tsaka nila kinuha. O, diba? I don't think na walang ganun. Ano to, basta-basta lang? Isip naman kayo dyan sa kongreso natin. Bihira naman kayo. Mad, Bea Bernardo, para sa bayan. Hindi ako, sa tingin, sa totoo lang ha, ako naman, sa tingin ko, medyo napag-utusan lang to eh. Napag-utusan lang si Tom Romero. Sa totoo lang, sa tingin ko lang ha, napag-utusan lang ito na... Ay, nako. Siguro, baka inisip. Minor and walang consent sa kanilang mga magulang, ay may problema na ho tayo. Common sense na lang po, Congressman Mikey Romero. Please lang naman ho. Huwag naman ho ganyan. Napakaano naman eh. Kainis naman eh. Minsan tanga-tangahan na lang po tayo eh. Huwag naman po sanang ganon. Sana naman makarating to kay Pangulong Duterte.
Libo-libo po ang nakikilahok. Ayan po ay panawagan yan nila na magbago yung human rights situation sa inyong bansa, sa Amerika. Nananawagan po yung colored people, no? Lalong-lalo na yung black community. Yung Black Lives Matter nga, no? Huwag po silang mga diba, alam naman natin. Hindi naman sa nga ano, pero ito yung talagang mga hindi nabigyan ng boses ng mga nakaraang administrasyon. Ito yung mga tahimik lang, hindi na sila makagalaw kung kinukuha yung mga anak nila. At di ba, sabi nga, naalala niyo, pinakita natin yung video kahapon. Di na lang. Buti pa lang, di ka naging senador. Joke, joke, no? Buti na lang. Kasi dito pa lang. Fanpage, maging sa 1PH FB page. Dalawa yan, ha? Ayan. Meron pa yung passions kung saan kayo pwede manood online. Talagang hindi marunong sumagot. Sabi nga natin, embarrassment ka sa administrasyon. Marge, nakikita ko rin, I know, part of the mental health mga activities ninyo, promoting mental art. Yes, oo. Yung age, do you introduce the medical practice? Art? Oo. Alam mo, of course,